Good day and welcome po sa panibagong episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, mag-focus naman tayo sa different varieties, yung mga bagong varieties ng snake plants. Iisa-isahin nating ipapakita at ipapakilala sa inyo yung mga hybrids at yung mga bagong dating na mga snake plants. Ayan, bali unahin na natin sa ating listahan itong Sansevieria na blue, na robusta blue na baby, or ito po yung pinakamaliit. Ang liit ng ano nito, ang liit ng halaman na to, pero as you can see, very healthy. At saka, ang maganda mo dito sa mga ganitong klase ng sanse or ng mga snake plants, ang kakapal niya, ang titigas ng bawat piraso ng dahon na yan. Kahit pasabihin mong ganyang kaliit yung mga yan, pero ang tibay, sobrang tibay, pwedeng-pwede or tamang-tama siyang gawing pang table, study table, kasi maliit lamang, dun lamang siya sa maliit na nakalagay. And ang max height na nakita ko nito is nasa 2 feet, yung pinakamalaki ha, na nakita natin. Pero so hindi ko, not sure lang kung yun na ba yung maximum niya or maaari pa siyang lumaki doon. Pero siguro depende kung syempre kung saan mo siya nakalagay, sa pasong pinaglalagyan niya. So maaari sigurong mas lumaki pa doon. Pero hindi mahirap alagaan tong mga to. Hindi basta-basta namamatay or natutuyo yung mga dahon nito, kasi antitibay at saka antitigas. Akala mo eh hindi tunay na halaman itong mga ito. At eto namang katabi niya, etong sumunod, ay eto naman yung tinatawag natin na Sansevieria Samurai. So, sa kulay pa lang naman, hindi kayo malilito. Kasi eto, sa kulay pa lang naman ito, magkaiba na sila. Pagka si juvenile or mga babies pa itong mga snake plants, etong Samurai at saka itong blue, ay almost parang same. Pero yun nga, magkaiba naman kagad yung kulay niya. At saka mas medyo, mas pa-curve type yung ano na, yung blue or yung robusta compare mo dito sa ating Samurai. And based dun sa nakita natin, hinanap natin, etong Samurai ay maaaring lumaki hanggang yung bawat dahon na ang sinasabi natin dito, maaaring lumaki hanggang 5 feet pala to. Tapos hanggang ang inilalapad niya ay 8 cm. And yun nga, compare mo dun sa mga ibang snake plants natin, dun sa mga ordinary natin na nakikita, ang malaki sigurong pagkakaiba nito kung lalaki man siya ng ganun is mas taco space siya, dahil makikita nyo naman na medyo palapad yung pa-spread out yung ano niya, yung mga dahon niya. Kaya unlike nung halimbawa yung snake plants natin ng mga ordinary or common, na upright lamang yung bawat sibol ng bawat dahon niya. Pagdating sa pag-aalaga nito, kaya niyang i-tolerate yung full sun, kaya niyang i-tolerate kahit sabihin nating no sun at all, kasi nga napakatitibay nitong mga halaman na to. And ang susunod naman sa ating listahan, ito namang tinatawag natin na Sansevieria Honey Curl. So ito yung mga sabihin nating isang variety ng dwarf na snake plants na pwede tayong magkaroon. And personally, ito, hindi pa ako nagkakaroon nito, so wala akong idea. Actually, ngayon lang yata ako nakakita nito ng personal. Kasi may mga ibang dwarf snake plants naman tayo, pero itong honey curl, ngayon lang ako nakakita nito. And sing laki siya, halos juvenile na juvenile din, kasing laki lang din siya nitong ating mga robusta, blue at saka itong ating Samurai. And pagdating dito siguro hindi ito masyadong lumalaki compare mo dito sa ano, sa dalawang ito, sa Samurai at saka dun sa blue, kasi yun naman talaga mga juvenile or mga baby snake plants lamang siya. Pero ito kasing dwarf snake plants na to, itong honey curl, hanggang ganito lamang. Kung may lalaki man to, siguro konti na lang, hindi nga aabot to ng 1 foot eh. So yun, and dyan na lang siya kakapal at magpaparami. Pero yung yun nga, kung halimbawa naghahanap kayo ng mga maliliit na snake plants, ito yung isa, yung honey curl, yung isa sa pinakamaganda na pwede nating magkaroon. At saka ang isa pa, very unique yung pattern na meron sa kanya. Hindi siya yung ano eh, hindi siya yung nakikita natin na ano, na golden lamang, or yung parang may patch-patch, yung ordinary or common. Parang may pagka-golden yung ano niya eh, yung kulay niya na nahahaluan ng kulay green. So, yung ano niya, consistent yung kulay gold niya dun sa gitna, and then sa side, nandun yung color green. Ito pala, meron tayong mas malaking version. So, kung halimbawa, medyo mas gusto niyo yung mas malalapad or mas malalaki na,
na blue, robusta blue. Ito, ito around siguro less than 1 foot na yung haba ng pinakamahabang dahon nito. And ang hirap tanggalin, ayan makikita nyo. So, ayan, ganyan siya. Ganyan yung habang lumalaki siya. Ito yung comparison natin doon sa mas maliit sa kanya. Ito yung, actually parang magkasing laki lang sila ng paso. Mas malaki lang talaga yung halaman nitong nandito sa kabila. So, ayan, ganyan siya habang lumalaki. And yan, pataas ng pataas. Ang pagkakaroon niya ng panibagong dahon ay kung makikita nyo, naandoon lagi sa gitna. Tuwing magkakaroon siya ng panibagong dahon, nag-i-spread out lalo yung mga lumang dahon niya. So, kaya palapad siya. Medyo takaw space siya. Hindi na, kumbaga isang side lang. Kumbaga kasi palapad siya. So, kung ididikit mo siya or lalagay mo siya sa wall na napantay, walang problema, pero sa tingin ko hindi siya pwedeng pang corner dahil nga palapad siya. Ito naman yung tinatawag natin na San Severia or San Sefrancisii kung tama yung pagkakaano ko, pagkaka-pronounce ko. So makikita nyo dito, maliit pa lang siya pero mataas na, tsaka ang dami na niya nakagad na dahon. So ito yung isang feature naman ng ano nito, ng halaman na to. Tsaka payat siya, ayan kung ikukumpara natin dun sa blue, mas maninipis yung dahon niya na matutulis yung bawat dulo. Payat talaga siya na pointed. And ito, pataas yung positioning nitong mga Francisii kung makikita ninyo. Tapos, habang tumataas siya, habang nagkakaroon siya ng panibagong dahon, doon mas humahaba yung mga dahon na meron siya. Mas bagong dahon, mas humahaba siya. Sa pinakailalim, medyo mas maliliit yung dahon niya. And ayan, ganito lamang to, so hindi ko lang alam kung hanggang saan yung pwedeng ilaki nito, pero yung nakikita natin dito, ito ay less than a foot pa yung size nito at nasa maliit lamang din naman na paso. At syempre, meron din tayo ditong mga bonsel, and itong bonsel na to, ang ganda dito kasi, pag bumili ka nito, sulit na sulit na makikita nyo, yung bonsel na yan, tatlong piraso, isa, dalawa, tatlo, yung nasa iisang paso. Actually, ang liit ng paso niya, pero dahil dun sa laki ng mga bonsel at sa dami, is napakabigat niyang hawakan. Ayan, ganyan lang kalaki yung paso niya. Wala pa tong, yung maliit lang talaga na pinaglalagyan niya. Oh. So, eto, meron din naman tayong single na bonsel, pero ang lalaki na talaga niya. And eto, siguro nasa pwedeng umabot ng mga 2 feet yung lapad ng bonsel ninyo. So, ayan yung mga bonsel na yan. And yung isa, dalawang varieties nga pala yung naandito. Yung tinatawag natin na yung original na bonsel. Pagkatapos, meron din ditong tinatawag naman na dark bonsel. So, yung dark bonsel, parang mas darker lang yung kulay niya. Kaya siguro tinawag nga na dark bonsel. At yung bonsel naman na ordinary, yun yung mas light. Yung pagkakulay green ng mga halaman na to. So, ayan, as you can see, ayan yung difference. Ito yung bonsel sa left side, and then ito yung dark bonsel. Mas visible yung pattern doon sa, yung parang stripe pattern, ayan yun, yung light green, doon sa bonsel, compare mo dito sa dark bonsel. And yung bonsel, yun yung merong tatluhan. Dito sa dark bonsel, more on single lamang siya. So, ayan yung difference ng dalawa. Makikita nyo na mas darker talaga yung nasa right side, compare natin dun sa kaliwa. So, eto naman yung tinatawag natin na Sanse Hybrid. Eto, personally, nagkaroon tayo nito siguro before or during pandemic nung nagkaroon ako nito. At noon lang ako actually kauna-unahang nakakita nung hybrid na ganito. Yung mga presyo naman ng mga ganitong hybrid, hindi naman siya hindi naman siya nagtataasan, around 100, 200 pesos lang. And ayan, makikita nyo, may mga babies na kagad yung hybrid na ganito. Parang makukonsider natin siya na isang dwarf snake plant din kasi hindi masyadong nagtatataas. Katulad niyan, matured na yung hybrid na yan pero nasa maliit na pot. Maaari pa yung lumaki kasi yung hybrid namin medyo tumaas pa yon, medyo lumaki pa yon at lumapad ng konti nung inirepat namin. Yun nga lang, nagkaroon siya ng maraming yung dumidikit sa bawat dahon. Yung parang aphids. So, yun, natin yun, kailangan nating iwasan kasi yun ang papatay talaga sa snake plants ninyo. Kahit pa yan ay common or ordinary or yung mga magaganda yung snake plants, iwasan nyo na dapuan nun at dumami dahil mapapansin nyo na lamang parang bigla na lang. Diba, antibay naman ng mga snake plants, hindi mo yan basta-basta mapatay. Pero, pagka halimbawa, hindi mo naawat
or naagapan yung pagkalat nun, mapapansin mo na uga na yung snake plants mo, pagkatapos naninilaw yung dahon, yung pinaka luma niyang dahon, yung pinaka nasa pinakababa, pagkatapos unti-unti manlalagas, manlalaglag yung mga dahon na yan. So kailangan nating i-avoid. So ano yan, regularly punasan nyo lamang yung bawat dahon niya ng neem oil. Matatanggal nyo yan. Ito naman yung tinatawag natin na Sansetum gracilis. And makikita nyo palang, ayan o, antibay, antitigas din ang dahon niya. At saka ito yung isa sa Sansevierian na medyo may pagka-wild. Para siyang katulad nung una nating pinakita, yung doon sa mga hybrid natin at saka doon sa Francisci. Kaya lang ito, mas mahahaba at parang hindi kontrolado, parang wala sa rhythm yung ano niya, yung pagsibol ng bawat dahon niya. Pero tingnan nyo naman kapag katatluhan yung nasa paso. Although siksikan sila, nagkakatamaan na yung mga dahon nila. Pero ang ganda kapag ganito kakapal. Ito, pwede nyo na siyang paghiwa-hiwalayin. Pero depende sa inyo kasi ang ganda rin tingnan eh. Pagka makapal, yun nga lang baka maapektuhan or masira din yung ano, yung ibang dahon niya since hindi na makagrow or tumatama na sa katabi niyang halaman. Mas maganda dito kung nakasingle. Kung isang halaman, isang paso. Para at least, solong-solo niya. And, ito ay lumalaki ng hanggang 2 to 5 feet yung itinataas nito. So, sa tingin ko, medyo kailangan din natin ng malaki-laking space. Hindi kasi upright yung position kung makikita ninyo dito. Lalo na kung halimbawa, lalaki nga ng 2 to 5 feet. So, mahihirapan tayo. Kailangan medyo malaki yung space na paglalagyan natin. Although, itong mga ganitong klase naman ng halaman, hindi naman yan basta-basta lumalaki or may pagka-slow grower naman kasi siya. So, eto, meron din tayong maliliit na version ng Francisci kasi yung unang pinakita natin sa inyo, medyo mas matataas na yon. Eto, around 6 inches. So, ganyan lamang siyang kaliit pero malago na siyang tingnan. Diba? So, meron pang mas payat pero mas mataas ng konti. Ayan, Francisci. So, ito pala yung ano, ito pala yung mas mataas kanina na version na pinakita natin. And yung mas maliit, ito siguro kulang-kulang ano na yan, 1 foot. O yan. So, kita nyo yung difference. Doble yung taas noong Francisci na isa. So, ito, itatransfer lang natin sa mas magandang paso. Okay na yan. Pang-display na yan. And ito naman, dito sa katabi niya, so ayan yung mga Francisci pa na babies, and dito naman sa katabi niya, ayan, ito yung isang dwarf snake plant, hindi naman hybrid tong isang to or parang hybrid nga din, so ayan, isang version or isa pang variety ng snake plants na dwarf snake plant, so ganyan lamang yung pinaka common na makikita natin, and syempre hindi rin mawawala dito sa ating video itong mga different sizes ng bacularis. From sabihin na nating 2 to 3 feet pababa. 3 feet, 2 feet, 1 foot, pagkatapos hanggang 6 inches hanggang pinakamababa, pinakamaliit. Ayan, pataas ng pataas. Depende kung ano yung gusto ninyo. And personally, meron ako nitong dalawang size, yung less, yung mga 1 foot at saka yung nasa 2 to 3 feet. So ang ganda kasi ng ano eh, ng mga bacularis kapag ganitong kakapal. So ayan lamang, depende na sa inyo. Ito, nagpaplano ako maglagay nito sa isang rectangular pot pag sasamahin natin. Maganda kasi siyang pang display sa kitchen eh. Nakakita ako, lalo na kung halimbawa plain white yung pagdi-displayan mo, tapos white din yung pot na paglalagyan mo sa kanya, sobrang ganda, sobrang nakaka lakas or na, sobrang nakakadagdag ng elegance doon sa kitchen kasi may nakita ako na naka-display yung ganung klase ng halaman doon sa kanilang kitchen eh. So gagayahin ko yun. So yun lamang po, and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag nyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, greenyard.ph po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV, and thank you for watching.